Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang 10 kaugalian o tradisyon ayon sa feng shui na maaaring magdala sa atin ng malaking swerte. Kaya naman, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kaabang-abang nating vlogs at live na gagawin natin dito mismo sa channel na ito. Tutuklasin natin ang mga sinaunang kaugalian ng feng shui na maaaring magbago sa ating swerte at mag-imbita ng kaunlaran sa ating buhay. Ang feng shui, isang sinaunang kasanayan ang binibiyang diin ang pag-align sa ating paligid sa universal na daloy ng enerhiya o yung chi upang magdala ng pagkakaisa at kasaganahan sa ating buhay. Ang mga kaugalian ng feng shui na ito ay matagal nang nakaugnay sa kultura na nag-aalok ng landas upang maihatid ang positibong enerhiya at mapahusay ang magandang kapalaran. Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay at bahay at gamitin ang cosmic power na dala ng feng shui? Kaya magsimula na tayo! Una ay ang iyong front door. Ito ang tinatawag na gateway to the fortune. Ang pasukan ng iyong tahanan ay hindi lamang isang pintuan. Ito ang pangunahing channel kung saan dumadaloy at dumadaan ang enerhiya. Kaya tiyaking malinaw, kaakit-akit at walang sagabal ang landas patungo sa iyong pintuan. Pangalawa ay ang koi fish at ang mga water elements. Ang mga isda ng koi kasama ang kanilang magagandang paggalaw ay sumisimbolo ng kasaganahan, abundance and prosperity. Ang pagpapakilala ng water feature tulad ng pond na may koi fish ay epektibong makakaakit ng kayamanan at swerte. Tandaan, ang gumagalaw na tubig ay nangangahulugan ng dumadaloy na kayamanan. Ngunit tiyakin, ito ay palaging malinis at malinaw para pinakamainam ang enerhiya na nandito. Pangatlo ay ang balanse ng yin at ng yang. Kinakatawa ng yin at ng yang ang duality ng kalikasan. Dilim at liwanag, positibo at negatibo. Ang paggamit ng balanse sa pagitan ng dalawang puwersang ito sa iyong espasyo ay nagsisiguro ng balanse at harmony. Pang-apat, paglalagay ng mga salamin. Ang mga salamin sa feng shui ay makapangyarihang tool o gamit. Maaari nilang doblehen ang iyong kasaganahan o itaboy ang mga negatibo. Ilagay ang mga ito kung saan maaari nilang mapakita o ma-reflect ang isang bagay na maganda tulad ng magandang tanawin o di kaya sa dining table ninyo para ma-reflect ang blessings. Gayunpaman, iwasan ang mga salamin na nakaharap sa kama dahil maaaring maubos nito ang iyong enerhiya na makakaapekto sa iyong pagtulog. Panglima, mga lunti ang halaman para sa paglago. Ang mga halaman ay kasing kahulugan ng paglago, kalusugan at kasaganahan. Ang lucky bamboo halimbawa lang ay umaakit ng positibong enerhiya. Iposisyon ito sa silangan para sa mabuting kalusugan o di kaya sa timog silangan na sulok ng iyong bahay upang mapahusay ang iyong kayamanan at swerte. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na para sa mga nasa ilalim ng pinakamaswerteng zodiac ngayong 2024. Marami tayong vlogs patungkol sa mga lucky plants. Antabayanan nyo yan. Pag-anim, pag-aalis ng kalat o decluttering. Ang mahalagang
paglilinis. Ang kalat ay higit pa sa isang nakakasira sa paningin. Sinasagisag nito ang nakaharang na enerhiya. Sa pamamagitan ng pagdi-declutter, lumilikha ka ng espasyo para sa mga bagong opportunity at gumagawa ng paraan para sa swerte. Tandaan, kung mas malinis ang iyong lugar, mas maganda ang daloy ng chi energy. Pang-pito, ang kapangyarihan ng wind chime. Ang katamtaman at kalmadong tunog ng wind chime ay maaaring mag-alis ng negatibong enerhiya at makaakit ng positibong enerhiya. Depende sa material. Maaari rin silang gumuhit ng mga partikular na uri ng swerte. Halimbawa, ang mga metal chimes ay mahusay para sa pag-akit ng swerte sa pananalapi. Ilagay ang mga ito sa lugar kung saan inaabutan sila ng hangin. Ngunit, hindi direkta sa itaas kung saan ka natutulog o di kaya nagtatrabaho. Mas mainam ilagay ito sa may main door o di kaya naman sa may malapit sa garden area. Basta malayo lang sa silid tulugan. Pang-8, ang pagpoposisyon ng kama at tahimik na pagtulog. Ang posisyon ng iyong kama ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kalidad at enerhiya ng iyong pagtulog. Ang pinakamainam na posisyon sa pagtulog ay ang tinatawag natin na command position. Paglalagay ng iyong higaan upang makikita mo ang pintuan. Ngunit, hindi ka naman nakadirekta, hindi nakalinya ang iyong higaan sa pintuan. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng siguridad at control. Para sa period 9 feng shui, ang pagpoposisyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggamit ng enerhiya. Pang-9, ang mapalad na posisyon ng iyong lutuan o yung kitchen stove. Sa feng shui, ang kusina at lalo na ang kalan ay itinuturing na puso ng tahanan. Heart of your home. Ito ang pinagmumulan ng mga pagkain at kagalingan. Ang pagpoposisyon ng kalan or stove ay mahalaga dahil ito ang namamahala sa kalusugan at kaunlaran ng buong sambahayan. Tradisyonal na pinaniniwalaan na ang stove or lutuan ay hindi dapat ilagay ng direkta sa tapat ng lababo o refrigerator dahil ang tubig at apoy ay nagsasalpukan o magkasalungat na energy. Sa pagpoposisyon ng iyong mga stove at lutuan, ang nagluluto ay hindi dapat nakatalikod sa pintuan. Kung hindi ito maiwasan, maglagay ng reflective surface tulad ng isang makintab na takore o salamin para makita nila ang nasa likod nito. Tinitiyak ng posisyong ito na hindi sila magugulat at nagpo-promote ng mas kalmado at mas maayos na karanasan sa pagluluto na makikita sa enerhiya ng pagkain. Pang-10 o panghuli ay ang paggamit ng pulang angpao, yung red envelope. Ang mga pulang pakete o angpao sa Mandarin o hongbao ay hindi lamang mga regalo ng pera kundi pati na rin ng makapangyarihang mga kasangkapan sa feng shui para sa pag-akit ng kayamanan, kasaganahan at magandang kapalaran. Ang kulay pula na kumakatawan sa elemento ng apoy sa feng shui ay nagpapasiklab ng enerhiya, kaligayahan at swerte. Kapag isinama sa pagkilos ng pagbibigay o pagtanggap, pinalalakas nito ang mga mapalad na enerhiya. Mayroon tayong ibang vlog patungkol sa paggamit, tamang paggamit ng angpao o red envelope. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin nagdasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng napakaraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood, pagtitiwala at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe na din po kayo, please. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!